Dali, dire. Dali, dire. Tay! Ayaw ka, balaka. Makalingkwas na. Gihapon ta. Madami! Bilisan nga ninyo! Tay! Tandaan mo ang sinabi ko sa iyo, ha? Dumating ang araw, gumapang man kayo sa paghihirap, wala kayong asahan sa akin. Bang mabuhay sa isang mundo na pinagkaitan ng liwanag. Para sa ating mga nakakakita, wala na sigurong mas sasaklapang kapalaran pag nasadlak tayo sa kadilimang tinawalang hanggan. Ngunit para sa dalawang taong makikilala natin ngayon, ito ang nagsilbing daan upang kanilang mapatunayan ang kapangyarihan ng musilak na pagmamahalan. Narito po ang kwento ng mag-asawang Claro at Permelita ng Davao City. Tunghayan po natin. Tay! Ha? Sa Pasko, paliting nga ako bagong sapatos, ha? Daanan niya akong gisulob. Huwag mga bagong sinina. Gibalik-balik na nina ako pagsimba kada Domingo. Ay, ako. Banat eh, bakit naman? Bakit pa kailangan parating bago ang gamit ninyo? Ikaw naman, dadalaga na yung mga anak mo. Eh, siyempre gusto nila kailang maging maganda para dyan sa mga binata, dyan sa tabi-tabi. Oo naman, Tay. Gusto mo bang magmukhang pulubi yung mga anak mo? Kayo rin, pag tumanda kaming dalaga, habang buhay kami nakapisan sa inyo. Tinakot nyo pa ako. Siya, piliin natin lahat ng yung mga gamit nyo. Tay, Nay, ako sa dunta. Oh. Pwede magpapalit po dunta ako o bagong sanina. Kasi lumaluma na mga damit ko eh. Magpapasko pa naman. Iaanhin mo naman yung mga bagong damit at sapatos. Oo nga naman, Permelita. Hindi ka naman lumalabas ng bahay. Sayang lang ang pera. Eh kasi kinuha ako ng Mindanao Blind Association para magkaroling ako magigitara. Karoling naman pala. Akala ko naman kung ano. Anak, alam mo naman na ang dami nating gastusin ngayon. Ang hina nung ani sapagkat bilagi tayo. Siguro naman eh, pwede munang pagtsagaan yung mga pinagbumaan ng mga kapatid mo dyan. Opo, Tay. Ay, nako, tama na yan. Tara na at mahuli na tayo sa lakad natin. Ay, Perlita, ikaw nang bahala rin sa bahay, ha? Sige, yung kapatid mong bunso, alagaan mo mabuti. Yung plato, yung paghugas, baka mamaya makabasag ka na naman. Alis na kami. Siya. Ay, paligpit mo nga yan. Oo, ako nang bahala. Dalawang taong gulang pa lamang si Permelita nang magkatigda siya, na siyang naging sanhi ng kanyang permanenteng pagkabulag. Tigdas din ang naging sanhi ng pagkabulag ni Claro nung bata pa siya. At gaya ni Permelita, hindi rin tanggap ng pamilya ni Claro ang kapansanan niya. Pare, nagtatabaan niya mga baboy mo dyan, ah. Ay, maganda yan para sa Pasko. Maganda benta mo. Mabuti naman at alam mo, para maging masagahan ang Pasko natin. Oo. Alam mo, binagyo tayo at kukunti lang ang ani natin eh. Oo. Ah, siya nga pala. Bibilang ko ng rubber shoes at bola yung inanak mo. Mahilig sa basketball eh. Makasakaling sumikat, hindi ba? Eh, tunog na tunog nga ang pangalan niya dyan sa bayan eh. Magaling talaga. Oo nga eh. Tay? Ano yan? Pupunta lang ako sa Foundation for the Blind. Pag-uusapan lang po namin ang Christmas caroling po namin. Tay, pwede mo makahingi ng konti ba masahe? Hingi na naman. Oh, ito. Salamat po, Tay. Kamusta na ba yung anak mo si Claro? Ayan, papabigat. At hindi maasahan. Ay, nako. Hindi mo mahinga ng tulong sa pagsasaka. Hindi ko na nga alam gagawin ko dyan eh. Ambot, pare. Usahay ang anak. Swerte. O usahay, malas. Hey, yeah.
Pwede yung isa ba? Pwede bang umupo dito? Sige, umupo ka dyan. Wala naman tao dyan eh. Siya nga pala. Maraming salamat, ha. Ako nga pala si Claro at ikaw si Permelita, hindi ba? Paano mo nalaman? Pinagtanong ko. Bakit mo naman pinagtanong? Hanga ako sa imong tingog at pagtugtog o gitara. Excited ka ba? Paano mo nalaman ako si Permelita? Eh, bulag din ako. Kailan sinundan ko yung tugtog ng gitara mo eh. Siya nga pala. Ito, dinalan na rin kita ng makakain. Salamat ha. Sa pag-uusap na iyon, nag-umpisang umusbong ang pag-ibig ni na Claro at Permelita. Ganin dun sa adlaw sa pagsaot, no? Nanluloko ka ba? Paano mo naman nalaman? Nakikita mo ba? Hindi. Ganyan kasi ang mga dialogue ng mga bida sa pelikula eh. Lalong-lalo na kapag nasa dagat sila at ganitong oras na. Ginagaya ko lang. Paano ka naman nakapanood ng pelikula? Eh, sinasama ako ng kapatid ko. Tapos nakikinig lang ako. Parang radyo. Puro kakalokohan. Eh, pinasasaya lang kita kasi parang nararamdaman ko. Parang malungkot ka eh. Wala ito, Claro. Naiinggit lang kasi ako dun sa mga kapatid ko eh. Bakit? Dahil sa nakakakita sila? Hindi. Dahil mas mahal sila ng mga magulang ko. Alam mo, Claro, parang hindi anak ang turing sa akin ng nanay at tatay ko. Parang katulong lang ako sa amin. Pero kahit na sinusunod ka naman lahat ng utos nila. Parang ano, pabigat ako, parang wala akong pakinabang. Pati sa mga kapatid ko, minsan hindi ko naramdaman sa kanila na iisa kami. Ang pakiramdam ko para akong trapo na sinantabi lang eh. Hindi pinapansin. Claro? Oo. Bakit? Kasi, naiintindihan ko yung nararamdaman mo. Kahit sa amin, ganun din. Ang turing ng mga magulang ko sa mga kapatid ko ay biyaya, mantalang ako ay sumpa. Minsan nga, kapag tumatawid ako, pinagdarasal ko na lang na masagasaan ako. Para gumaang na ang buhay nila. Hindi ko na rin marinig ang mga panunumbat nila sa akin. Salamat, Claro, ha? Mag-iingat ka pa uwi. Maraming salamat din. Per? Bakit? Ano yun?
hindi ko pa natatapos yung sinasabi ko sa'yo kanina eh. Ano naman yung sasabihin mo? Di ba nga, sa pelikula, ang dialogue nila kapag nasa tabing dagat sila at hapon na, ganito, ang ganda ng araw kapag palubog na. Eh, ano naman ngayon? May karugtong pa ito. Labinak, kauban ni mo. Ang taong imong gimahal. Hindi ko man nakikita ang araw. Alam ko, Per, ang taong kasama ko ang mahal ko. Permelita, nandiyan ka pa ba? Oo naman, no? Hindi ko lang kasi alam kung ano sasabihin ko sa'yo eh. Wala ka naman dapat sabihin eh. Gusto ko lang malaman mo. Sige. Tutuloy na ako. Sige, ingat ka ha. Salamat. Gabi na. Saan ka ba nang galing? Tay, nag-meeting lang po kami dun sa asosasyon, tapos medyo namasyal lang po. Eh, ano bang napapala mo dyan? Alam mo naman, kailangan kita dito sa bahay para may magalaga sa kapatid mo eh. Ang hirap sa'yo, wala ka nang naiambag dito sa bahay. Wala ka pang pakinabang. Lumalandi na kasi eh. At lalandi lang sa kapabulag pa. Ay, kayo dalawa. Tignan niyo yung kapatid niyo doon. Dali na. Eh, sino ba yung lalaking kasama mo? Si Claro po yun, Itay. Kasamahan ko sa asosasyon. Siya. Magmula ngayon, tigilan niya yung mga asosasyon-asosasyon na yan. At mas lalo mong tatantanin yung lalaking yun, eh bulag yun. Anong mapapala mo doon? Naintindihan mo ba ako? Hoy, Permelita, kinakausap kita. Naintindihan mo ba ako? Opo, Tay. O, dali na. Bilisan mo na yung ginagawa mo, tapusin mo na kagad. At pagkatapos, bantayan mo yung kapatid mo sa taas. Opo, Nay. Ganyan nga, Claro. Ang bilis mo matuto, ah. Madali lang pala, eh. Oo naman. Hindi porkit bulag ka, eh. Mahirap ng lahat ng bagay. At sinabi ko na sa'yo, di ba? Sa bawat mabenta mo, may porsyento ka. Marami nga palang salamat. At marami kang nagagawa para sa amin. Kahit pa paano kumikita kami at natututo kami magsarili. Malay mo, balang araw, eh. Makapag-asawa ako at makataguyod ako ng sarili kong pamilya. Ikaw, Giyod. Permelita na naman ang imuhang gihuna-una, no? Bukod sa pag-ibig ay bulag, bulag man, umiibig din. Oh, sige. Sa sunod na linggo, may pupunta dito at turuan naman kayo ng pagmamasahe. Huwag mong kalimutang babalik, ha? Magandang hanap buhay ang pagmamasahe. Malaking kita doon. Sige. Sigurado nandito ako. Sigurado yun. O sige, punta muna ako sa iba. Salamat. Claro. Permelita, nandiyan ka na pala. Kanina pa kami nag-umpisa. Halika muna dito sa tabi ko. Hindi na, Claro. Ayaw na akong papuntahin ni Tatay dito eh. At lalong ayaw niyang sumasama ako sa'yo. Nagpunta lang ako para magpaalam. Sandali, Permelita, sandali. Ang ibig mo sabihin, ayaw ka nang pasamahin ang mga magulang mo sa akin? Kung ikaw masusunod, sasama ka ba sa akin? Anong ibig mong sabihin?
Kukunin na kita. Sasama ka ba sa akin? Kukunin mo ako? Mag-uba na ta. Sasama ka sa akin. Ang tigas-tigas ng ulo mo eh. Eh, bulag ka na nga. Kukuha ka pa ng isang bulag. Ano mangyayari sa inyo? Nagmamahalan po kami ni Permelita. Yun ang mas mahalaga. Pagmamahalan? Abay, tignan ko. Kung saan kayo ihatid ang pagmamahalan nyo pag nagdurusa na kayo. Mawalang galang na po. Mas gugustuhin po namin magdusa sa buhay na pinipili namin kaysa maghirap naman po sa buhay na ibinibigay nyo sa amin. Hindi po masaya sa Permelita dito. Kaya dadaling ko na po siya para magsama kami. Ano? Totoo ba yun, Permelita? Hindi ka masaya sa amin? Nay, mahal na mahal ko po kayong lahat dito. Kaya lang yung pagmamahal na ibinibigay niyo sa akin eh, dala lang ng pagiging anak niyo. Kulang po at saka pilit yung pagmamahal na ganun. At kung ano man yung pagkukulang niyo, eh naibibigay po sa akin ni Claro. Kaya mas mabuti po sanang sumama na lang ako sa kanya. Pakinggan mo sarili mo, ha? Nakilala mo lang yung lalaking yan, ang taras-taras mo na kung magsalita ka. Eh wala kang utang na loob! Eh siya, sige. Kung gusto lumayas, layas. Sige, lumayas kayo! Pero wala kayong asahan sa akin simula ngayon. Kunin mong gamit ito at lalayas nito. Layas! Bilisan mo! Tay, sandali lang po, Tay. Huwag mo kumawa ka. Pinili mo yung lalaking yan ipagpalit sa amin. Pwes, gawin mo, pero lumayas ka rito. Pero itong tatandaan. Simula ngayon, tandaan mo, gumapang man kayo sa hirap, wala kayong asahan sa akin. Layas! Layas! Tay! Tay! Dali-dili. Dali-dili. Tay! Ayaw ka, balak. Makalingkwas na. Gihapon ta. Kami! Listen nga ninyo! Tay! Tandaan mo ang sinabi ko sa iyo, ha? Dumating ang araw, gumapang man kayo sa paghihirap, wala kayong asahan sa akin. Tay! Hindi inaasahan ni Permelita na magiging ganoon ang reaksyon ng kanyang ama. Ngunit kahit labag man sa kalooban ng kanyang mga magulang, hindi na napigilan sina Permelita at Claro sa kanilang desisyong magsama na. Sa pamamagitan ng pagtugtog ni Permelita at pagbibenta at pagmamasahe ni Claro, ay nabuhay ang dalawa. Mahirap man ang buhay, nakahanap sila ng karamay sa piling ng isa't isa. Nag-uumapaw din ang kaligayahan nila nang magkaroon sila ng sariling anak. Ngunit, hindi pang matagalan ang kaligayahang ito. Ano nang nangyayari sa anak natin? Claro, ang taas ng lagnat ni Estrella. Dahil doon sa tigdaas, baka kung ano mangyari sa kanya, baka mabulag siya tulad natin. Halika, dali natin siya sa ospital. Eh wala naman tayong pera eh. Naubos ang naipon natin simula nung nanganak ako. Anong gagawin natin? Kapo! Tay! 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 Oh. Anong ginagawa nyo dito? Hindi ba sinabi ko na sa inyo, ayoko na kayong makita. Tay, may laglat po yung anak namin eh, tinigdas. Hingi lang po kami ng konting tulong pang ospital. Para nyo ng awa, tulungan nyo po kami. Huwag kayong mag-alala. Babayaran po namin kayo kaagad.
Sige na po. Konting halaga lang po ang kailangan namin. Baka kasi mabulag ang bata pag hindi naagapan. Natatandaan niyo yung sinabi niya sa akin, oh, na hindi bali maghirap basta kayong pipindi ng buhay niyo. Ano naman ang sinabi ko sa inyo? Gumapang man kayo sa pagdurusa, wala kayong maasahan sa akin. Kaya kapwa tawag tayo, wala akong may tutulong sa inyo, makakalaya sa kayo. Saray, pita. Tay! Tay! Tay, maawa naman kayo sa bata, Tay! Tay! Itinaboy man ng mga magulang, nananatili ang pananampalataya ni na Permelita at Claro na maililigtas na mga panalangin nila ang anak na nagkasakit. Dininig naman ng Diyos ang kanilang mga dasal dahil maluwalhating nalampasan ng kanilang anak ang karamdaman nito. Di nagtagal, isa na namang anghel ang dumating sa buhay ng mag-asawa. Ito'y ang anak nilang si Emelita. Ngunit sa pagkakataong ito, mas masakit na pagsubok ang darating sa mag-asawa. Permelita? Permelita? Claro? Claro, ano nangyari sa lakad mo? Nakahingi ka ba ng tulong? Abi, pumunta ako sa bahay ninyo. Talagang ayaw nila tayong tulungan. Pinuntahan ko na yung mga magulang ko. Tinanggihan nila ako. Paano na yan? Anong gagawin natin? Malala yung sitwasyon ni Emelita kaysa kay Estrella noon. Baka kung anong mangyari sa bata. Mga kaibigan mo, nilapitan mo ba sila? Pinuntahan ko silang lahat at hindi nila tayo matulungan. Pero Melita, hindi ko na alam ang gagawin ko. Anong hindi mo alam? Gumawa ka ng paraan! Baka mamatay ang anak natin! Claro! Claro! Melita, bakit? Parang hindi na humihinga ang anak natin, Claro! Ha? Ha? Claro, dali! Doktor! 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 Tulungan niyo kami, Doc! Wala bang doktor dito? Anong nangyayari dito? Ano yun? Doktor? Doktor ba kayo? Oh. Oh, bakit? Doktor, wala po kaming pera. Pero pinapangako po namin sa inyo. Babayaran namin kayo. Ito pong anak namin. Kanina pa mataas ang lagnat. Parang hindi na humihinga. Bakit pumapano? Tulungan nyo kami. Dok, marunong po ako mag-alaga ng bata, Dok. Mamamasukan na kasi nyo. Tulungan nyo lang anak namin, Dok. Oh, please. Huwag nyo intindihin yung pera. Nurse, kunin mo yung bata. Bilis. Diyan lang kayo, ha? Opo. Baby. Doktor? Kamusta na po ang anak ko? Sir? Doktor? Ma'am? Ang anak namin. Dok, maayos na ba siya? Ano kung kailangan gamot ang bilhin namin, Dok? Dok, maayos na po ba yung anak namin? Ano ang gamot ang kailangan namin bilhin, Dok? Sorry po, ma'am, pero hindi na natin siya masasagip. Patay na po ang bata. Claro! Claro, si Melita! Melita! Oh, my God.
Parang pinagsakluban ng langit at lupa sina Claro at Permelita matapos mamatay ang kanilang bunsong anak. Naging malaking banta sa pagsasama ng dalawa ang trahedyang sinapit nila. Perdita. Ayoko na, Claro. Anong ibig mo sabihin ayaw mo na? Ayoko na. Kung puro sakit lang at hirap ang pagmamahalan natin, mabuti pa siguro maghiwalay na lang tayo. Pabalik na lang ako sa mga magulang ko. Pwede pa yun. Nagsumpaan tayo. Hindi man tayo kinasal. Nagsumpaan tayo. Sinumpa tayo. Pagsubok lang lahat ito. Kung gano'n na yun ko na, hindi na, sumusuko na ako, Claro, sumusuko na ako. Hindi ko na kayang mawalan pa ng isang anak. At saka kung puro hirap lang ang dadanasan ni Estrella, mabuti pa ipaampun na lang natin siya. Ayoko matulad siya kay Emelita. Pilitang bumalik si Permelita sa bahay ng kanyang mga magulang. O ano? Naniniwala ka na sa akin? Yung sabi ko sa'yo dati, hindi mo mailalagay sa sikmura mo ang pagmamahal. Naintindihan ko na po, Itay. Tatanggapin ka namin uli dito. Pero, ikaw ang gagawa ng trabahong bahay at yung pag-aalaga sa kapatid mo. Gusto ko lang linawin yung sabi ng nanay mo, ha? Ikaw magiging katulong dito sa bahay tulad nung dati. Ngayon, matatanggap mo ba yon? Opo, Itay. O yan, mabuti. Malino ang usapan natin, ha? Matatanggap mo yon. At sana naman, sa akin lang eh, bigyan mo naman sana ng konting halaga. Yung binibigay namin sa iyo, tira-tirahan man o hindi. Samantala, isang mabigat na desisyon naman ang kinailangang gawin ni Claro. Oh, ha? Basta, huwag ka magkukulit, ha? Dito ka na muna, ha? Susundin mo, huwag ka nang umiyak. Susundin mo lahat ng sasabihin nila, ha? Ha? Opa. Tay, saan po ang nanay? Basta magpapakabait ka. Mon? Mon? Kayo na muna ang bahala sa kanya, ha? Ito ang mga gamit niya. Sige, Claro. Huwag kang magkalala. Alagaan namin siya. Tay! Saan po kayo pupunta? Tay! Tay! Ayaw po ako iwan dito! Tay! Ikaw lamang ang aking iibigin, magpakailanman. Mm-hmm.
Permelita! Permelita, lumabas ka dyan! Mag-usap tayo! Hay! Hay! Ito mag-skandalo dito, ha? Papatulang kita! Si Permelita po, nasaan po siya? Gusto ko siya makausap. Ay, magtigil ka! Magtigil ka! Tantanan mo ang anak ko, ha? Naka-estado na siya, maayos na ang buhay niya rito, darating ka. Wala ka nang pinigit sa kanya, kundi puro na lang pasakit! Inutil! Tandaan mo ito, ha? Pag ikaw ay bumalik pa rito, hindi lang yan ang mapapala mo. Itanim niya sa isip mo. Lupin. Matagal ring tiniis ni Permelita ang panunuyo sa kanya ni Claro. Pakiramdam kasi ni Permelita, trahedya lang ang palaging ibinubunga ng kanilang pagsasama. Nang mga panahong iyon, nalayo rin si Permelita sa anak niyang si Estrella. Bagamat hinahanap-hanap niya ito, hindi niya magawang lapitan ang anak dahil sa takot na wala naman siyang maibibigay na magandang kinabukasan para dito. Permelita, wala ka pa rin kupa sa pagtugtog at pagkanta. Iba na talaga ang umiibig. Kumusta na kayo ni Claro? Ikaw talaga? Bulag ka na nga. Tiyosmosa ka ba? Hindi mo ba alam? Iwalay na sila. Aba, anong malay ko? Di naman ako nakikibalita. Nandito na si Claro. Akala ko ba hindi na siya pumupunta dito? Hindi ko naman siya pwedeng pabawalan na sumama sa ating Permelita. At saka, bakit nga naman hindi kayo mag-usap? May pinagsamahan naman kayo. Alam niya nandito ka. Claro, mamaya mo naman siya lapitan. Oh, mag-rehearse muna tayo. Ikaw na. Sa'yo ay tunay, nais ko sa'yo.
Kahit anong sabihin mo pa, Claro, ayoko na. Sana naintindihan mo, ayoko na masaktan pa uli ng ganun eh. Sarili mo lang, iniintindi mo. Hindi mo nararamdaman ang nararamdaman ko. Pero, nung nawala ka, unti-unti ako nang hina. Para ako nawala ng buhay. Claro, uwi na ako. Saan mo ba ako dinala? Ba't tayo naandito? Merong lang gustong mga musta sa'yo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, siguro naman siya. Papakinggan mo. Nay? Estrella? Nay? Estrella? Kusta ka na, anak? Nay, gustong-gusto ko na ba kayo makita? Saan ba po kayo nagpunta? Bakit niyo po kami iniwan? Tuwing araw, dinadala ko siya dito. Pagdating ng gabi, saka ako siya sinusundo. Akala ko pinaampun mo na siya. Hindi ko maaaring ipamigay ang isang bagay na nagpapaalala sa akin ng pagmamahala natin. Pero, mahal na mahal kita. Kailangan ka namin ng anak mo. Magsama na muli tayo. Muling nagsama ang dalawa at kasunod nito ay nagkaroon pa sila ng tatlong anak. Pero kung kailan ang lahat ay meron ng kaayusan, muli na namang dumaan sa mabigat na pagsubok ang pagmamahalan ni na Claro at Permelita. Okay ka talaga magmasahe, Claro. Sa isang linggo ulit, ha? Okay, Elma, itong bayad. Kasama ng tipin dyan ni Claro, ha? Salamat po. Okay. Salamat po. Maraming salamat, Elma, ha? Nabigyan mo na naman akong bagong kliyente. Tsaka lahat yung mga kliyente binibigay mo sa akin, mga galante. Malalaki mag-tip. Okay lang yun. Kumikita rin naman ako, eh. Tsaka sinasadya ko talagang maluwag sa pera yung kinukuha kong kliyente para naman malaki yung tip natin. Katulad ng si Mr. Chong. Negosyante yun. Kailangan niya magpabalik-balik sa Davao, sa Manila. Kaya pag pumupunta yun dito, gusto niya mag-relax. Talagang magaling ka mag-isip pagdating sa pagkakakitaan. Marami po kasi akong pangarap eh. Alam mo, sabi nga nila, kahit di ka makapagtapos, basta madiskarte ka, malayo mararating mo. Tsaka alam niyo ho, dapat sa Manila na lang kayo pumunta kung gusto niyo umaman. Sabi na, nandun lahat ng oportunidad. Di ba, yan ang plano mo. Sabi mo sa akin noon na mag-iipong ka lang at isasama mo nobyo mo at doon kayo makipagsapalaran. Hindi na natuloy yun. Bakit naman? Namatay na yung hype. Ha? Bakit? Ano nangyari? Hindi naman ho namatay, pero sana mamatay na siya. ano ba talaga nangyari? Nauna na siya sa Maynila, bababa yung kasama niya at pakawalang hiya. Alam mo, lahat ng plano namin tinupad niya. Masakit lang doon. Hindi ako yung kasama niya. Sana mamatay na talaga siya. Nandun siya, babagong buhay. Ako nandito. Bumulok lang dito. Hindi totoo yan. Hindi ka nasasayang dito sa Davao. Sa akin pa lang, laki na ng tulong mo sa akin eh. Huwag ka manghinayin sa lalaking yun. Dahil, alam mo, ang mga katulad mong babae, mabubuhay kahit saan dahil madiskarte kayo. Tsaka alam mo, Elma, hindi ka mahirap mahalin dahil mapagmahal kang tao. Matapos ang pag-uusap na iyon, naging matalik na kaibigan ng babae si Claro.
Ngunit di namamalayan ng dalawa. Nahuhulog na pala ang loob nila sa isa't isa. Hindi ka ba masyadong napagod? Ang dami nating kliyente ngayon, ha? Hindi naman. Medyo nangalay ng konti ang mga kamay ko, pero mas maraming kliyente, mas maganda, mas malaking kita. Nakita mo naman, nakakatuwa. Nabili mo ako ng relo, oh. Nagsasalita pa. Alam mo, mabibili mo naman yung lahat ng gusto mo. Pero ayaw lang kita sagawin masyado, eh. Dapat nga meron pang isa, eh. Oh, sayang naman. Pwede pa naman ako, ah. Hindi, wag na. Bukas na lang yun. Paminsan-minsan naman, mamasyal tayo. Para naman makapagpahinga ka, hindi yung puro trabaho na lang. Yun ang gusto ko sa'yo, Elma, eh. May malasakit ka sa katrabaho mo. Hindi katulad ng mga una kong nakasama. Bukod sa niloloko nila ako sa tip, eh, saan-saan nila ako iniiwan pagkatapos ng service. Napakawalang hiya naman ng mga yon. Anong ginawa mo sa kanila? Pinapasa Diyos ko na lang. Hindi naman ako marunong magtanim ng sama ng loob, eh. Alam mo, Claro, kung sa Maynila lang tayo ngayon, mas malaki ang kikitain natin. Marami akong makukuhang kliyente doon. Tsaka medyo may naipon na akong konting pera. Pwede ko na yun pag-start ng negosyo, kahit maliit lang. Sari-sari store. Hindi ba maganda yun? Oo, Elma. Maganda yun. Maganda ang mga plano mo. Pero hindi ako pwede sumama sa'yo, eh. Nandito ang pamilya ko. Alam ko yun. Pero pwede naman tayo gumawa ng sarili nating pamilya. Magsimula tayo ulit. Bagong lugar, bagong oportunidad, bagong buhay. Yung tayong dalawa lang. Bagong oportunidad, bagong buhay. Yung tayong dalawa lang. Claro? Claro? Hoy, Claro. Nanas Permelita, niabot na. Permelita, ano yun? Claro, kasama ko si Lea, yung social worker na sinasabi kong tutulong sa ating mga bulag. Magandang araw po. Magandang araw din sa iyo. Unsa na programa, ha? Makakwarta ta na? Ikaw talaga, puro pera nasa utak mo, oh. Hindi po ito mapagkakakitaan, pero mas mahalaga ito kaysa doon. Hindi pagkakakitaan? Hindi, basta makakwarta tana mo, kuyog ko. Alam mo, sabat ka na sabat. Patapusin mo kaya. Ito pong programa namin ay maari makapagbigay sa inyo ng pagkakataon na makakitang muli. I-examinin daw muna tayo para tignan kung meron tayong pag-asang makakita. Pagkatapos nun, na-operan tayo, libre lahat. Hindi ka ba natutuwa, Claro? Biruin mo, makikita na natin ang mga anak natin. Pagkatapos maraming magbabago sa buhay natin. Parang nag-uumpisa uli tayo. Mag-uumpisa uli? Oo, Claro. Alam mo, siguro may ibig sabihin ito. Parang ano, pinanganak tayo muli. Ikaw at saka ako, bagong buhay. Thank you.
kinakabahan ako, Claro. Hindi maganda ang pakiramdam ko pagka ganyang iniintay natin sasabihin ng doktor eh. Naalala mo na si Emilita? Huwag kang mag-alala, pero maganda ang resulta nito. Sir, ma'am, eto na po yung resulta ng examen ninyo. Base po sa resulta ng eksaminasyon nyo, hindi na po natin magagawa ng remedyo na kayo po ay makakita ulit. We are very sorry. Sabi ng doktor, masyado na raw napabayaan ang mga mata namin eh. Baka nung bata pa kami, kung naayos to, baka may pag-asa pa. Huwag ganun malungkot. Andito naman ako eh. Hindi naman mahalaga sa akin kung makakita ka o hindi. Ang mahalaga sa akin, yung pagiging totoo mo. Pagiging mapagmahal mo. Nandito ako. Ako ang magiging mata mo. Alam mo, siguro sinyalis na rin to para nagkaroon ko ulit ng bagong buhay. Hinanda ko na ang lahat. Aalis na tayo sa Linggo. Siya nga pala, huwag ka na magdadala ng damit ha, kasi baka mamaya niyan, mahalata ka pa. Claro, sana wag mo akong biguin, ha? Kasi kailangan kita. Claro, saan ka pupunta? Hindi ba tayo magsisimba? Hindi na muna ako. Mamaya na ako magsisimba. May service pa ako eh. Akala ko ba, usapan nyo ni Elma, pagka Linggo eh, wala kayong service. Sayang naman ang customer na ito. Malaki mag-tip eh. Tsaka, suki na siya. Kaya pinagbibigyan ko na. Magandang umaga po, Aling Permilita. Susundin ko lang ho si Claro kasi may bago po kaming kliyente ngayon. Pasensya na po kahit Linggo, hinihiram ko na po sa inyo si Claro. Claro, alis na tayo. Claro? Claro! Pag ang pimpirme ha, mahal na mahal kita. Halika na. Thank you.
Claro. Bakit? Hindi ako sasama sa iyo sa Maynila. Nagpunta lang ako dito para ihatid ka at magpasalamat sa lahat ng mga nagawa mo para sa akin. Claro, paano naman yung mga plano natin? Paano ako? Claro, kailangan kita. Hindi mo ako kailangan. Malakas kang babae. Magiging pabigat lang ako sa'yo. Hindi totoo yan. Elma, mahal na ako akong pamilya. Mahal po na ako si Carmelita. Kung bibigyan ako ng Diyos ng pagkakataong mabuhay uli, pipiliin ko rin si Carmelita na maging kasama ko sa buhay. Sana makakuha pa ako ng lalaking katulad mo. Nalagay man sa pagsubok ang katapatan niya kay Carmelita, sa bandang huli na naig pa rin kay Claro ang halaga ng pangakong binitawan niya sa asawa. Sa paglipas ng panahon at kahit mahirap man ang buhay, lalong tumatag ang pagsasama ng dalawa. Nagsipag-asawa din ang kanilang mga anak at nagkaroon sila ng mga apo. Paano mo natiyak na maganda si Carmelita? Tatanong ako ng mga kasamahan ko na mga excited din na sabi na, maganda yan. Aling Per, ganun din ba kayo? Pinagtanong ba ninyo kung gwapo si Mang Claire? Sabi ng mga kasama na sa amin, tangkad siya, tapos may sura rin. Paano ka niligawan? Paano niya nakuha ang iyong matamis na oo? Ay, kakatko niya nga pag ano sa akin, nagligaw. Natanggap ko sila. Eh, dali pala ikaw na pa-oo, ang Claro. Madali mong na pa-oo, ano? Hindi naman, masyado naman akong apurado. 32 years na kayo nagsama. Oh. Naging totoo ba si Mang Claro sa mga pangako niya sa'yo? Minsan. May kalokohan din. Oo, mayroon. Anong kalokohan? Chicks? Ganyan. Mang Claire, nanchi-chicks ka pa pala. Yung sinamahan ko, maganda naman yun. Katulad sa'yo. Kaya, sasama ako minsan. Ba talaga naman si Mang Claire, oo. Okay na yun sa'yo? Okay na. Okay lang ko sa iya. Okay. Tugod-tug. Sa aming mga anak. Ano ang pinakamahirap na dinaanan ng pagsasama ninyo? Hindi ako nagustuhan. Si Carmelita lang nakagusto sa akin. Paano pa raw siya mabuhay na isa daw akong
blind, but... Lahat ng anak ninyo, nakakakita? Oo, oh, makakakita. Hindi man inborn ito. Ganong kahirap na pareho kayong walang, walang eyesight? Kahit na mahirap, pinalakas namin ang kilos namin. Parang tingnan ng iba, hindi naman masyadong mahirapan kami. Ginagawa namin dapat na makakayahan namin na magawain. Paano yun? Meron kang tungkod? Oo, ito. Ayan, yung tungkod mo. Sinisisi mo ba? Masama ba ang loob ninyo sa magulang ninyo na pinabayaan kayo nung kayo ay nagkasakit ng tipdas? Oo, sinisisi ko siya. Dahil alam kong observe ko yung kaya sa mga sighted, kaya ko pag sighted ako. Ikaw din, Aling Per, kanino mo sinisisi ang pagkabulag mo? Sabi ni Mama na, gina-assist man ta, pero wala man tang pira. Paano wala man pira? Aling Per, napatawad mo na ba ang magulang mo? Ma'am. Okay naman, napatawad mo na. Ikaw, Mang Claire? Sinabihan ko naman sila na hindi naman ako galit, pero... Nahinayang ako sa sarili ko. Oh. Dahil ang gawain ng mga sighted, yung makakita, hindi ko na magawa. Mang Claire, yan ba ang pinakamalaking aral na mapupulot ng tao sa buhay ninyo? Kailangan 7 months, 5 months, ilapit na nila sa mga center para hindi mangyari yon. Para hindi magkaroon ng tipdas na... Magkaroon ng tipdas na... Naaalala mo pa ba kung ano ang team song ninyo? Yeah, gaano kita kamahal. Sige nga, patinig ka muna. Ang pag-ibig ko sa'yo ay tunay. Nais ko sana patunayan. Huwag ka nang mag-aling lang. Maraming salamat at pinahintulutan ninyong gamitin namin dito sa Magpakailanman, ang storya ninyo para magsilbing inspirasyon sa ating mga televiewers na tulad nga ng sinabi ninyo, hindi porkit merong ganyang kapansanan, nangangahulugan na hindi mo na mayaayos ang buhay mo, di ba? Oo, ma'am. O meron ako, Aling Permelita, meron akong mga bulaklak para sa'yo. Ako naman, nagpapasalamat naman ako sa Magpakailan pa man o sa GMA at saka dito sa mga staff dito sa Channel 7. Thank you. Ilang beses na sinubok ng panahon ang pagsasama ni na Claro at Permelita. Bagamat sa unay, nagpakita sila ng kahinaan. Sa bandang huli, napagtagumpayan din nila ang lahat ng mga pagsubok. At sa kabila ng kanilang kapansanan, pinatunayan ni na Claro at Permelita na walang makakahadlang sa kagustuhan nilang lumigaya. Hindi man sila nakakakita, malinaw naman ang pagmamahala nila sa isa't isa. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Sana'y laging kapiling, yan ang aking dalangin. Magpakailanman, hindi magbabago. Ang sinisigaw nitong aking puso, magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo'y narito ako, handang dumamay sa iyong lungkot.